Hi guys, this is Benji Palaroan Jr. and ito na naman tayo, we have a new video. And ang video natin is regarding about 3 top reasons bakit nagpapasalo ang mga real estate owners at mga investors sa panahon ngayon. So, before I give you those reasons and those information, please subscribe to my channel, press the bell button para magkaroon kayo ng update sa video at mga vlogs and mga real estate tips and house tours. So tara na, alamin natin itong mga information ito. Ito yung mga reasons bakit nagpapasalo o nag-a-assume balance ang mga buyers natin ng real estate or yung mga owners ng real estate or investors. So, first is financial difficulties or challenges. Kaya ang pandemic. At ngayon, nagkaroon na naman tayo ng lockdown, apektado ang kita nila. And mostly, ang natamaan dito yung mga investors ng mga properties. Like, kung bumibili ng condo for rent. Ngayon, kasi because of the work from home na setup ngayon sa mga company or sa mga empleyado dahil hindi nga pwede siya punta sa kanilang work, hindi na sila nagre-rent. Nandun na sila sa bahay, so nawalan sila ng renting. So wala silang kita. Eh yung nagbabayad ng kanilang amortization at nahihirapan nilang i-bayaran yung bangko. Kaya, rather than ang mga investors ay binibenta nila yung property. Rather than magkaroon sila ng utang or tumaas pa yung kanilang pera sa bangko. Yun yung one reason bakit nagpapasalo o nag-assume balance ang mga property owners. Number 2, change of preference. Ano yung change of preference? Example, ganito. I have a client. Bumili siya ng townhouse. Siyempre, excited siya bumili. First time home buyer siya, di ba? So, bili niya yung townhouse. But, yung pala, gusto niya pala ay single detached na house. Guys, remember, iba-ibang preference sa mga buyer na katulad niyo na naghahanap ng sariling dream home niya. Nag-change plan siya, gusto niya yung sariling niyang lupa na walang katigit na bahay. Ganun. So, rather than bitawin niya yung property, sinabi ko, why not ibenta mo na lang? And processing ko na yung benta, maghanap tayo ng right buyer. Then, you can buy another property. A single detached na gusto mo. Doon sa preferred mong property na gusto mo. So, ganun na nangyari. Change of preference yun. Yun ang example ng change of preference. And number 3 is change of plans. Okay. Maraming pangyayari sa ating buhay. Diba? Na ito na yung plano natin, sakto na to, ito yung nabili kong property. Dito na ako titira sa Pilipinas, halimbawa, ganun. I have a friend like that, na bumili siya ng property, tapos down payment na niya, na-construct na niya yung gusto niyang bahay, tapos na loan na sa bank yung kanyang property. But, biglang nagkaroon siya ng opportunities abroad. Wala pang 6 months yung gagamit yung bahay. They have to go to the abroad kasi ni-sponsor siya ng kumpanya with the family. Ganun eh. May mga nangyayari with the family niya. So, sagot ng kumpanya yung visa, everything. May ganun dahil kasi nga, kailangan yung expert niya doon sa kumpanya. So, naiwan yung property sa Pilipinas. So, tumanggal siya doon sa country na pinagtrabuhan niya, nakakuha na siya ng green card because nga, that was 5 years ago, sabi niya, pabalik pa daw siya para kala niya, pabalik pa siya, but kinusto siya ng boss niya, everything change of plan, sabi nga nila, opportunity. So, grab nila, they stay at their own home dun sa pinagtrabuhan nila. So, hindi na nila magagamit yung binili ng bahay niya sa Pilipinas. So, ngayon, kausap ko yung client at yung aking friend na yan, pwede yung yan, kailangan niya i-meta yung property, which is naka-loan sa bank.
rather than nagbabayad siya sa banko, rather than na ano siya, nagbabayad ng amortization, ibenta niya lang yung property para wala siyang iisipin na monthly na bayad. Para i-invest na lang niya yung proper, yung money niya dun sa current situation niya dun sa company. So, yun lang yung three top reasons bakit nagpapasalo ang mga owners, property owners or investors of their property. So, I hope may natutunan kayo dito. So, before I finish this video, please subscribe to my channel dahil kasi nakikita ko hindi kayo nagpapress ng bell button sa aking channel para magkaroon kayo ng updates sa aking video. So, may natutunan kayo sa video na ito at please subscribe to my channel, like it, and share it, guys. So, magandang araw sa inyo lahat, and see you in another video. Thank you so much for watching. See you again on my next video.